Magandang araw mga boss, welcome po ulit sa aking channel, no? So bago tayo magsimula, shoutout po muna tayo. Shoutout kay boss Richie Kasitsit ng Boracay at kay boss Joram Jan Cardente. So shoutout sa inyo mga boss, no? So salamat din sa mga viewer natin na hindi nag skip ng ads, no? So kapag kumabot tayo ng 5,000 subscriber mga boss, magpaparapol ako. So shoutout din kay Boss Louie Halandoni ng Cavite, no? So si Boss Louie dumayo dito sa Pasig galing Cavite, no? Papacheck daw niya yung motor niya. So nag-chat siya sa akin. Nang sabi niya ipapacheck nga daw yung motor niya kasi may ingay sa makina. So ang sabi niya, nagpalit daw sila ng bagong tensioner kaso hindi nawala yung ingay. Ganun din, naglagay din sila ng manual tensioner kaso ganun pa rin. So ang sabi ko sa kanya, dali na lang dito sa shop para ma-check, no, mga boss. So yun yung titingnan natin. So yun yung motor mga boss, no? Almost 45,000 yung kilometer reading, no? Tapos kung napansin nyo, naka-manual tensioner siya. So simula't simula, hindi pa siya napapalitan ng timing chain. So kapag ganyan naka-manual tensioner na mga boss, red flag na sa amin yan, no? So ibig sabihin, palitin na timing chain yan. Kasi ibig sabihin, kaya siya nag-manual dahil maluwag na yung kadena niya. So kaya pinalitan siya ng manual para itulak ng itulak pa ng husto. So yun nga lang, kahit naka-manual na siya, maingay pa rin mga boss, no? So kaya kailangan ng palitan 'yan. So susunod na susukatin mga boss is yung valve clearance, no. So after na masukat yung apat, na check na maluwag lahat, no. So magre-reshim tayo. So yung apat na shim papalitan lahat yan mga boss. So nabanggit ni Boss Louie, no, na isa pa niyang problema is yung langis nga niya. So ang sabi niya kahit kaka-change oil niya lang, mabilis daw magkulay gray. So doon din rin yung langis ng motor ni boss. Na check nga na kulay gray ngayon lumabas doon sa ano niya, sa langis niya. No? So ibig sabihin mga boss, kapag ganyan kulay gray, may kinakain na bakal 'yan, no. So nung sinabi namin kay boss 'yon, ang sabi niya i-check na rin daw 'yan. So bubuksan din natin yung clutch cover niya para ma-check. So ayun mga boss, yung bagong biling tensioner ni boss, no. Since na ikabit na yan, i-double check na rin ni boss Ryan yan, no. Che-check niya rin yung spring kung okay pa, no. So since okay naman yung spring, i-reset lang yan mga boss. So lahat ng babaklasin dyan sa cylinder head mga boss, no, i-check yan lahat isa-isa, no. Yung mga cam holder, yung camshaft, saka che-check na rin yung mga dowel kung kompleto mga boss.
So since magpapalit tayo ng shim mga boss, no, isa-isang susukatin yung mga shim na nakakabit para malaman kung anong shim yung ipapalit para makuha yung tamang valve clearance. So yun mga boss, no, after na magpalit ng bagong shim, nakuha na yung tamang valve clearance. So yun yung manual tensioner na nakakabit sa motor ni boss, no. So kasama yun sa papalitan, ipapalit namin yung dala niya na bagong bili. Yan naman yung guide dun sa motor ni boss, kung mapansin nyo may mga crack. Tapos yung pinaka bakal niya dun sa may umbok, nakahiwalay na mga boss, no. So ayan, nakahiwalay na siya, mabuti hindi siya kumalso dun sa kadena. So, paalala ko lang mga boss, no, kapag sa amin kayo magpapagawa, laging set ang palitan yan, timing chain kasama yung guide. Ngayon, kung yung tensioner nyo is okay pa, i-reset lang yon. Pero kung sakaling naka-manual kayo o sira na yung tensioner nyo, papalitan ng bago. So, yan yung mga parts na ipapalit dun sa motor ni boss, no. Lahat yan SGP o rig brand new. So after ma-check yung clutch ni boss, no, nalaman na ang may tama is yung clutch hub at yung pressure plate niya. Na-check din na naka-clutch spring siya na tatlong piraso. So ang gusto rin mangyari ni boss is ibalik na sa stock yung clutch spring niya. Yung clutch lining niya aftermarket, pero yun nga,
yun pa rin yung gagamitin kasi bagong palit lang daw yun. Tapos yung clutch cable niya, nakapangbarako siya, so ibabalik din sa stock, so papalitan din namin siya ng orig. Para dun sa clutch ni boss, no, yan yung ikakabit. Clutch hub, pressure plate, at magpapalit ng cable at yung clutch spring. Ganun din mga boss, no, magpapalit din ng bagong gasket para iwas tagas. So after gawin yung motor ni boss at palitan yung mga damaged parts, umokay na yung motor ni boss, nawala na yung ingay. Ganun din dun sa clutch niya, okay na rin. Para dun sa mga gusto magpa-check ng motor nila, pwede nyo kaming bisitahin sa number 218 Dr. Pilapili Street, San Miguel, Pasig City. Open kami Monday hanggang Saturday, 9 a.m. hanggang 4 p.m. Mas okay din kung mag-chat muna kayo bago kayo pumunta, no? Kasi minsan meron kaming major works, hindi kami tumatanggap ng walk-in nun, no? Kung nagustuhan niyo yung video natin ngayong araw, paki-like, share, and subscribe. Paki-hit niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video yung i-upload ko. Salamat mga boss!